Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Matapos na makapag-usap ni Jonas at Sir Glenn, ay kinausap nga nito ang Mami Blisilda ni Nina. Pinasalamatan ni Jonas si Mami Blisilda dahil ito na nga ang tumayong pangalawang ina ni Nina, lalo pa nung mga panahon na nakabangga ito. Aksidente nga itong maririnig ni Melody kung kaya't malalaman niya na naka-aksidente si Nina. Dito rin ay sasabihin niya nga na ang kinamatay ng kanyang tatay ay isang aksidente. Samantalang tatawagan naman si Mami Blisilda ng kanyang kaibigan upang sabihin na alam na ni Lorraine ang buong katotohanan sa aksidente ang nagawa ng kanyang apong si Nina. Sa palasyo naman ay papayuhan nga ni Yessie at Conrad si PGA na i-announce na sa taong bayan ang kanyang planong pagtakbong muli bilang presidente. Tatanungin nga rin ito si Melody kung ito na ba ang tamang oras. At agad nga nitong sasabihin na suportado niya kung anumang desisyon ni Glenn. Sa speech ni Glenn ay sinabi nga nito na hindi siya mangangako sa taong bayan ng kahit ano. Ang kanyang sasabihin lamang ay kung ano ang nasa kanyang puso. At dito nga ay sasabihin niya ang kanyang muling pagtakbo bilang presidente. Habang nasa speech si Glenn, ay dumating nga si Lorraine upang sana ay sabihin dito ang katotohanan ng si Nina ang nakabangga at nakapatay sa tatay ni Melody. Ngunit, napigilan nga siya ni Mami Blisilda at sinabing hindi niya ito kayang gawin. Sinabi nga ni Lorraine kay Mami Blisilda na upang manahimik siya at itago ang sekreto nito, ay paghiwalay niya si Glenn at Melody. At kung hindi niya nga ito gagawin, ay sasabihin ni Lorraine ang katotohanan na maaaring makasira sa karir ng kanyang anak na si Glenn. Sa kabilang banda naman, ay masaya nga ang inannounce ni PGA na nakapili na rin siya ng kanyang vice-presidente. At ito nga ay si Luis. Kung kaya't nagpasalamat si Luis sa taong bayan sa suportang ipinapakita nito sa kanila. Dahil naman sa pagbabantang ginawa ni Lorraine kay Mami Blisilda, ay sinabi nga nito na ilalabas niya rin ang baho ng kanyang amang si Luis na maaaring magpabagsak dito. Matapos nga ang speech ni PGA, ay tatanungin nga ni Marnie si Melody kung ano ang kaya nitong maiambag matapos na i-announce ni PGA ang kanyang muling pagtakbo bilang presidente. Sinabi pa nito na alam nilang lahat na walang alam sa politika si Melody. Ang tanging sagot naman ni Melody ay lahat ng bagay ay maaaring mapag-aralan. At willing siyang gawin ito upang masuportahan si PGA. Samantalang galit naman si Mami Blisilda matapos niyang malaman ni Lorraine ang katotohanan ng si Nina ang nakapatay sa tatay ni Melody. Sa kabilang banda naman, ay galit rin si Luis kay Glenn dahil tumataas nga ang rating nito sa taong bayan. Dagdag pa niya ay sana siya ang tatakbo bilang presidente. Kinausap naman si Jonas ng kanyang mga kaibigan kung bakit tila bumabaliktad na ito sa kanilang organization na isiwalat ang hindi magagandang gawain ng presidente. Matapos ngang utusan ni Mami Blisilda ay napag-alaman nga nitong umalis na si Conrad sa kanyang tinitirhang apartment. Matapos ngang malaman ni Lorraine na umalis na si Pepito Conrado, ay agad nitong pinuntahan si Mami Blisilda upang ipakita ang kanyang kopya ng voice recording. Naikinagulat ni Mami Blisilda at sinabing baka may makarinig ng voice recording na iyon. Hindi naman magtatagal ay darating nga si Melody at tatanungin kung bakit niya inaaway si Mami Blisilda.